Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Resort na sumulpot sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol, inulan ng Batikos Online. Polio survivor na may iron lung ng 70 years, pumanaw na sa edad na 78. Lola mula Camarines Norte, kayang-kaya pang tumugtog ng accordion, nagpa-wow sa mga netizen. Fur baby na tila isa ring SB19 fan, kinagiliwan online. At Sara G, Iza Calzado, Kareel, may fangirl moment nang ma-meet si Janet Jackson. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Hidden Paradise, nagulantang ang mundo ng social media nang mag-viral ang video ng tila isang paraiso na nagtatago sa mga burol. Kung iniisip mong isa lamang ito sa mga resort na karaniwang itinatampok sa TV o mga vlog, pues, nagkakamali ka. Dahil ang resort na ito, itinayo sa gitna ng National Geological Monument na Chocolate Hills, bagay na ikinagalit ng maraming Pilipino. Silipin ang kontrobersyal na kwento sa likod ng resort na ito sa trending report ni Arnold Herrera. Pwedeng green, pwedeng brown. Palaging nakikita sa mga postcard at binabalik-balikan. Ang Chocolate Hills sa Bohol ay isa sa mga pinakasikat na tourist destination hindi lang sa Pilipinas, kundi na rin sa buong mundo dahil sa likas nitong ganda na talaga nga namang certified Instagrammable na ginawa na pa nga ng pagkilala bilang isang National Geological Monument. Ang problema, may swimming pool sa gitna. Eh kasi naman may resort palang nakatiyo rito. Dahil dito, nagsulputan na parang mga burol ang reklamo ng mga netizen online matapos maitampok sa isang viral vlog. Iba-iba man ang kanilang pagkakasabi, nagkakaisa sila na hindi raw ito dapat pahintulutan dahil isa itong pambabastos sa ating likas na yaman. Samantala, naglabas din ang kanilang pahayag ang mga sangkot sa kontrobersya. Ayon sa Department of Tourism, hindi accredited bilang tourism establishment ang resort at wala rin silang natanggap na aplikasyon para rito. Samantala, ayon naman sa gobernador ng Bohol na si Aris Comentado, noong nakalipas na taon parang nila inaksyonan ang issue at ngayon muli itong pumutok, binabalak na nila itong iangat sa Department of Environment and Natural Resources. Pahayag naman ng DENR, by default, dapat kilalanin ang karapatan ng mga may-ari ng lupa bago pa man inilabas ang deklarasyon sa Chocolate Hills bilang isang protected landscape noong taong 1997. Gayunpaman, tiniyak ng ahensya na mahigpit nilang babantayan ang resort na pinatawan ng temporary closure noong nakalipas na taon at nahuling nag-ooperate ng walang environmental compliance certificate nito lamang Enero. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas na rin ng pahayag ang resort na pansamantala silang magsasara kasundod ng direktiba mula sa DENR. Ngunit, umaasa pa rin sila sa kanilang muling pagbubukas sa publiko. Sa isang panayam, inamin pa ng manager ng resort na huwag daw silang isingle out dahil kung tutuusin, may iba pa raw resort sa Bohol na mas malala pa sa kanila. Nangako naman si Senator Cynthia Villar na maghahain ito ng investigasyon sa Senado tungkol dito. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next trending topic, man with iron lung. Pumanaw na ang lalaking kinilala ng Guinness World Records bilang longest surviving patient na nabubuhay sa pamagitan lamang ng machine. Ang tinaguriang si Polio Paul kasi nabuhay ng may iron lung sa loob ng 70 taon. Sama-sama natin gunitain ang istorya ni Paul Alexander sa report ni Milly Borja.
Kawayaw is a horrible disease. I cannot move. Period. Well, a lot of humanity knows nothing about polio, even though what it is. Pumanaw sa edad na 78 taong gulang ang lalaking kinilala bilang the man in the iron lung na si Paul Alexander. Taong 1952 nang magkaroon ng polio si Paul, 6 na taong gulang pa lamang ito na nagdulot ng pagkaparelisa mula sa kanyang leeg pababa sa katawan. Dahil sa sakit, hindi na nito kaya pang huminga, kaya naman napagdesisyonan ng mga doktor bilang solusyon na ilagay ito sa isang metal cylinder sa kanyang buong buhay. Sa cylinder na ito o ang nagsisilbi niyang old iron house ay mayroong bellows o ang machine na nag-e-emit ng hangin sa pamamagitan ng contraction. Sa paghigop ng nasabing machine sa hangin sa loob ng cylinder, ang siya namang pag-expand ng lungs ni Paul kung saan ito nakakakuha ng hangin. At sa oras na makabalik ang hangin sa loob ng cylinder, dito na rin magde-deflate ang kanyang baga gaya ng normal nitong function sa paghinga. Isang inspirasyon kung maituturing si Paul dahil sa kabila ng kondisyon, nakapag-aral pa rin ito mula high school, college at nakapasok pa sa law school. Bukod dyan, nagawa pa nitong sumulat ng kanyang autobiography. At dahil nga sa kakaibang determinasyon ni Paul, kinilala siya ng Guinness World Record bilang longest surviving iron lung patient. Ayon sa pamilya nito, isang role model ang namayapang si Paul at inilarawan ito bilang warm at welcoming na tao. Dahil sa tuwing makakakita raw ito ng ibang tao, agad niyang sinasalubong ng matamis na ngiti. Self-sufficient din daw si Paul dahil sa kabila ng kanyang karamdaman, hindi ito tumigil na tubarin ang kanyang ninanais sa buhay. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next viral video, si Lola Musikera. Hinahangaan ngayon ng mga netizen ang isang 85-year-old Lola mula Camarines Norte dahil sa kanyang talento sa pagtugtog ng wind instrument na accordion. Ang talentong ito na ipasan niya pa sa kanyang apo, si Lipi ng hindi kumukupas na husay ni Lola Adelina sa trending report ni Pamela Adriano. Marami ang bilib sa tila walang kupas na husay ni Lola Adelina Vivas mula Vincent's Camarines Norte pagdating sa pagtutugtog ng wind instrument na accordion. Ito'y kahit 85 anos na ang matanda. Bata pa lamang daw ay talagang tumutugtog na ng naturang instrumento si Lola Adelina. Itinuro raw ito ng kanyang ama. Kaya naman ngayon, ipinapasa na niya sa kanyang apo ang kanyang kaalaman sa pagtugtog ng accordion. Samantala, bukod sa kanilang komunidad at sa mga netizen, maging si European Ambassador to the Philippines Luke Veron na bumisita sa Camarines Norte, humanga rin sa husay ng matanda. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating kwentong Pampa-Good Vibes, 18 Dogo. Tunay nga talagang iba ang impluwensya ng musika, hindi lamang sa bata at matatanda, kundi pati na rin sa ating mga halagang hayop. Kinagiliwan kasi ng netizens ang viral video ng isang aso dahil sa kanyang reaksyon matapos niyang marinig ang awitin ng P-Pop Kings na SB19. Ang Golden Retriever kasi na ito, kung makareact sa naturang kanta, tila relate na relate sa lyrics at sinasabayan niya pa ito. Anong SB19 song kaya ito at feel na feel ng Fur Baby na ito? Panoorin sa trending report ni Liwai Abbas. Mm-hmm.
matapos kagiliwan online ng isang 18 na senior citizen dahil sa kanyang pagpapatugtog ng isa sa mga awitin ng SB19 na Gento bilang kanyang morning routine, isang fur baby naman ngayon ang Havay na Havay para sa SB19 fans dahil sa nag-viral itong video sa TikTok. Ang golden retriever nito kasi, huling-huli sa video ang reaksyon nang marinig ang isa pang sikat na awitin ng Kings of P-Pop na Mapa. Habang pinapatugtog ito ay agad siyang napabalikwas at sinabayan na rin ang naturang kanta na tila feel na feel niya pa ang lyrics. Sa isang video rin, makikita na kinakanta ng kanyang fur parrot ang awitin na Mapa at sinasabayan niya rin ito. Dahil sa kanyang pagmamahal sa SB19, lalo na sa paborito nitong awitin, ay umani ng mga nakakatawang komento ang golden retriever na ito mula sa 18s. Sabi ng isang netizen, first time niya raw makakita ng fur baby na 18. Kumento naman ng isa, nakakahanga raw ang SB19 dahil ang musikang hatid nila ay hindi lang nagugustuhan ng bata o kaya matanda, kundi pati na rin ng mga aso. Itong isa naman ay namangha sa fur baby na ito dahil naitindihan niya ang meaning sa likod ng awitin. Ang awiting Mapa ng SB19 ay sumikat mula noong 2021 kung saan ay handog ito ng mga miyembro na sina Josh, Pablo, Stel, Ken at Justin para sa pagmamahal at pagsasakripisyo ng kanilang mga magulang. Ang video ng 480 na ito, humakot na ng 1.6 million views sa TikTok. Para sa DZRH-TV, ito si Liway Abbas, Sama-sama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, nitong March 13, ginanap ang Together Again concert ng international pop icon na si Janet Jackson. At ang ilang celebs di lang basta nanood, kundi na-meet pa ang bunso ng Jackson family. Ang fangirl moment ni na Sarah G, Iza Calzado at Kareel tutukan sa report ng ating showbiz angel. After 13 years, nakabalik sa bansa ang international pop star na si Janet Jackson. Kaya naman ang ilang celebs di pinalagpas ang pagkakataon na mapanood ang muling pagtatanghal sa Pinas ng youngest child ng Jackson family. Tulad na lamang ng singer sa sina Sarah Geronimo at Kareel. Kaya hindi ng aktres na si Iza Calzado at Crystal Bello na hindi lang basta napanood, kundi na-meet pa ang global pop icon. Sa caption nga ng post ni Kay, "The best things in life are free, salamat Miss Jackson." Naintriga naman ang singer na si Martin Rivera na umatin din sa naturang concert kung paano ito nakapunta backstage. Kwento ni Kareel, kahit siya'y di makapaniwala sa nangyari, ibinida pa nitong nagawa pa niyang mapatawa ang pop icon. Ilan pa sa mga nakisaya sa Janet Jackson Together Again concert na ginanap sa Araneta Coliseum ay sina Martin Rivera, social media star Small Laude, unkabagable star Vice Ganda, Mateo Grichelli na siyang kadate ni Sarah G sa concert, at celebrity doctors Hayden and Vicky Bello na may picture pa kasama ang impersonator ng Yumaong King of Pop na si Michael Jackson. Paglalarawan pa ni Dr. Vicky, walang kupas ang mag-iisang Janet Jackson. Ilan sa mga pinerform ni Janet Jackson ang gabi iyon ay ang Rhythm Nation, That's the Way Love Goes, Miss You Much, at Scream na collab song nila ng kanyang yumaong kapatid na si MJ. At yan ang DZRH-TV Showbiz Hottest News. Ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang nag-viral na resort sa gitna ng mga Burol o ng Chocolate Hills. Talaga namang mainit, hot na topic po ito ngayon. At pinag-uusapan po hindi lamang po sa social media kundi po pati sa ating po mga radyo, telebisyon, sinusulat po sa mga dyaryo at mga publications. O di po ba,
dahil ito po talaga naman sumabog ang issue na ito. Hindi lamang po dahil ito po ay nakitaan po ano sa loob o di naman kaya malapit sa isang tinatawag natin na UNESCO Heritage Site. Pero dahil nga po napakaganda ng ating mga burol sa Chocolate Hill, sa Bohol, at talagang proud na proud po tayo dito. Diba, nag-promise po tayo na aalagaan po natin ang mga sites na ito dahil hindi lang po ito sumasalamin sa atin bilang isang bansa, pero sumasalamin din po ito kung paano po natin inaalagaan po ang ating mga natural resources. Kaya naman po, well, hindi muna po tayo magko-comment dahil marami po ang gusto po ano, na imbestigahan ito at matukoy po talaga kung saan po ba nagkamali o kung bakit po nandoon po ito in the very first place. At syempre, ang pinaka-importanting question po o ang katanungan ay bakit po nakapagpatayo po ng isang resort dito sa lugar na ito? At ang tanong din po ay legal po ba ito? At ito po ba ay may mga nilalabag na batas? Well, antabayan niyo na lang po ano, dahil ang diskusyon naman po ay talaga naman patuloy pa rin po. At mismo mga mambabatas natin ay nagpahiwatig na rin po na gusto rin po nilang silipin at imbestigahan ito. Ang mahalaga po, ayan po, magpasalamat po tayo sa social media, magpasalamat po tayo sa ating mga netizens na talaga namang ipinakalat po itong issue na ito para po eh maging mas bukas, mas maging aware po tayo sa mga ganito pong mga issues. Dahil alam naman po natin na gusto po natin na makahikayat ng maraming turista, hindi lamang po from abroad, mga international tourists, maski po ating mga kababayan, bisitahin po ang ating sariling bayan. Yun nga lang po, may kaakibat po itong responsibilidad at meron po itong kaakibat po na dapat na pagmamahal po sa ating kalikasan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Yong. Sama-sama tayo, Pilipino!